araw sa aking mga kapwa Taguigeño. Ito po ang COVID report para sa lungsod ng Taguig para sa linggo ng October 30 to November 5. Para ho sa pinakabagong datos patungkol sa COVID, ito si Julia Pascua ng Taguig Trend. Maraming salamat, Mayor Lino. Ako si Julia Pascua mula sa Taguig Resource for Extensive and Numeric Data at narito ang pinakabagong ulat ng COVID-19 cases sa ating lungsod para sa linggong ito. Nasa 271 na ang bilang ng mga aktibong kaso sa lungsod ng Taguig. Tayo ay nakapagdala ng 55 na karagdagang kaso ngayong araw. Karamihan o 99.26% sa ating mga aktibong kaso ay asymptomatic o may mild symptoms, samantalang 0.37% naman ang may moderate symptoms. Isa lamang ang ating severe case sa kasalukuyan. 98.67% sa ating mga kaso ay gumaling na, samantalang 0.80% naman ang porsyento ng mga nasawi. Ngayong araw, umabot na sa 51,239 ang bilang ng mga kumpirmadong kaso sa lungsod ng Taguig. Ngayong linggo, nakapagtala ang National Capital Region ng 3,823 na mga kaso kumpara sa 5,570 noong nakaraang linggo. Dito naman sa Taguig, tayo ay nakapagtala ng 379 na kaso kumpara sa 881 noong nakaraang linggo. Sa linggo ring ito, 54 ang average na bilang ng mga naidadagdag na kaso sa bawat araw. Kahit bumababa na ang bilang ng ating mga kaso, nananatiling agresibo ang testing sa lungsod ng Taguig. Para sa testing, tayo ay nakapagsagawa na ng 222,692 PCR tests na kumakatawan sa 22.55% ng ating lokal na populasyon. Ngayong linggo, 1,775 na libreng PCR tests ang ating naisagawa sa iba't ibang testing facilities sa lungsod ng Taguig. May kita rito ang pagbangga sa bilang ng mga PCR tests na naisagawa at mga kasong naitala ngayong linggo. Para sa mga tests na naisagawa, maaaring may mga resulta na hindi pa lumalabas. Para naman sa mga kasong naitala, ang iba sa kanila ay maaaring nagpa-test sa mga ospital o laboratory sa labas ng lungsod. Sa kabuuang bilang ng mga aktibong kaso araw-araw sa National Capital Region, nananatiling maliit na bahagdan lamang ang mula sa lungsod ng Taguig. Sa araw na ito, sa 5,219 active cases ng NCR, 271 lamang ang mula sa Taguig. Bilang dagdag, sa Metro Manila, may kitang bumababa na rin ang bilang ng mga aktibong kaso sa ibang mga lungsod at munisipalidad. Ang Taguig ay may 27 active cases per 100,000 population kumpara sa 38 ng NCR. May kita rin na ang Taguig ay isa sa may pinakamababang bilang ng aktibong kaso kada 100,000 populasyon sa buong rehiyon. Ngayong linggo, ang average na bilang ng aktibong kaso kada 100,000 populasyon sa NCR ay 45 at 35 naman sa lungsod ng Taguig. May kitang habang bumababa ang bilang ng mga kaso sa National Capital Region ay siyang pagbaba rin ng bilang ng mga kaso sa ating lungsod. Dito makikita ang kalagayan ng mga lokal na probinsya at rehiyon. Dito naman ang kalagayan ng ibang mga bansa kasama ang bilang ng kanilang aktibong kaso kada 100,000 populasyon, porsyento ng aktibong kaso, attack rate, recovery rate at case fatality rate. Habang bumababa ang bilang ng mga kaso, nananatiling mababa ang case fatality rate ng lungsod ng Taguig sa 0.80% na wala pa sa kalahati ng 1.83% ng NCR. Tayo ang may pinakamababang case fatality rate sa buong Metro Manila. Sa kada 100,000 populasyon, ang bilang ng mga nasawing kaso sa lungsod ng Taguig ay 42 na lubos na mas mababa sa 98 ng NCR. Tayo rin ang may pinakamababang bilang ng mga nasawing kaso kada 100,000 populasyon sa buong Metro Manila. Para naman sa ating mga aktibong kaso, ang may edad 18 to 44 years old ang bumubuo ng karamihan sa kanila. Para naman sa ating case fatalities, pinag-iingat natin ang ating senior citizens o may edad 60 pataas, pati na rin ang may edad 45 to 59 years old o ang kadalasang may mga karamdaman. Sa kabila ng bumababang mga kaso, sinisigurado ng lungsod ng Taguig na tayo ay may dedikadong quarantine facilities at local hospital na tutugon sa pangangailangan ng ating mga kaso. Sa Taguig Pateros District Hospital, 26 sa 100 o 2 sa bawat 5 COVID beds ay okupado. Sa 26 na ito, 3 ang kumpirmadong kaso at 23 naman ang suspect cases. Nananatili namang bakante ang 74 na COVID beds.
Sa layuning panatiliin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat Taguigeño, hindi titigil ang pamahalaang lungsod ng Taguig sa pagiging agresibo sa pag-implementa ng mga programa laban sa pandemya. At yan ang pinakabagong datos ng COVID-19 cases sa ating lungsod para sa linggong ito. Manatiling sumusunod sa health protocols upang lalong mapababa ang bilang ng mga kaso at magpabakuna na upang labanan ang virus. Muli, maraming salamat. Maraming salamat, Julia. Makikita ho natin sa ating datos, we've noticed that the last few weeks, patuloy tayong bumababa, sumusunod tayo sa trend ng NCR. At tayo ay nagpapasalamat sa mga kababayan nating Taguigeño dahil sa ating pagtutulungan, pagkikipagtulungan sa ating kooperasyon, we've been able to open up responsibly and safely habang nagbubukas ang iba't ibang mga industriya na nananatiling maganda ho o mababa yung trend ho natin or yung transmission ng COVID. Pinapaalala lang natin sa mga kababayan ho natin na as we continue to open up, the IATF has now designated the NCR as a alert level 2 region. Ibig sabihin nun, mas marami pang mga magbubukas na industriya, mas marami pang papayagan. Maganda ho to. Dahil dahan-dahan, makakabalik na tayo sa dati nating nakagisnan. Ngunit kailangan po, patuloy tayong mag-ingat. Nakikita rin natin sa ating datos na although there are still infections, many of the cases have been asymptomatic or mild. So let's continue to protect the vulnerable, yung mas matanda, yung mga may mga iniindang sakit, patuloy at lalong mag-ingat. In the industries that are opening wherein physical distancing or wearing of mask is not possible, no, sa mga restaurants kung saan kumakain kayo, kailangan kayong magtanggal. Minsan, pagsasakay tayo sa bus, sa jeep, sa paggamit ng transportasyon, kailangan minsan dikit-dikit ho tayo. Tandaan lang ho natin na lalo ho tayong mag-ingat. Para ho sa ilang mga pagbibigay ng ilang halimbawa o pagbibigay sa atin ng overview, sa ilang mga kaso, case studies of transmission in the city of Taguig, ito po ang Taguig Sedsu. Salamat po, Mayor. Magandang araw, mga kapwa Taguigeño. Panalangin po namin na lagi kayong nasa ligtas at magandang kalusugan. Pansin po natin na sa pagbaba ng kaso ng mga may COVID, ay unti-unti nang nagbubukas din ang ating lipunan. Ngunit tayo pa din ay nasa gitna ng pandemya. Kailangan lang po natin na maging ligtas upang di mahawa sa sakit na COVID. Pinakamabisang paraan ay ang pagsunod natin sa mga minimum public health standards. Tamang pagsuot ng face mask at face shield, madalas na paghuhugas ng mga kamay, pag-observe ng social distancing, at pag-iwas sa mga matataong lugar. Tatalakayin po natin ngayon ang kaso ng isang 46-year-old na nanay at ang kanyang 45-year-old na pinsan. Pareho silang nakaramdam ng mga sintomas gaya ng lagnat at ubo noong ikalawang linggo ng Oktubre. At dahil isang cancer patient ang pinsan ng ating kaso, siya po ay nagpakonsulta sa kanyang doktor kung saan pinayuhan siyang magpa-swab test. Lumabas na positive siya sa COVID, kaya agad na pinaalam sa health center ang kanyang kondisyon kung saan na-schedule ang buong pamilya ng mga RT-PCR test. 4 sa 6 na miyembro ng pamilya ang nag-positive sa COVID. Sa masusing pagsisiyasat ng SEDSU, napag-alaman namin na 1 linggo bago makaramdam ng sintomas ang ating kaso at kanyang pinsan ay nagpunta sila sa supermarket sa katabing syudad. Napansin nila na tila madaming tao sa loob ng supermarket noong panahon na iyon. Nagtagal din sila sa loob dahil sa haba ng pila sa bayaran. Nalaman din naming may mga bakuna na din ang 5 sa miyembro ng pamilya, maliban lang sa 1 bata. Makita natin sa kaso nila na talaga mapanganib pa din ang pagpunta sa mga matataong lugar, lalo na kung ito ay siksikan at nasa 1 enclosed area. Ipinakita din sa kasong ito ang bisa ng bakuna kung saan mga mild lamang ang sintomas ng ating mga cases. Kung kayo ay hindi pa nakatatanggap ng bakuna, hinihikayat namin na kayo ay magpa-schedule na sa trace upang mapabakunahan. Kung kayo naman ay may nararamdamang symptoms o nalaman nyo na kayo ay exposed sa 1 confirmed COVID case, agad na ipabatid sa health center upang matulungan kayong mag-isolate o mag-quarantine. Ang Taguig ay mayroong magaganda at malilinis na quarantine hotels. Dito ay komportable kayong makakapagpagaling sa pangangalaga ng ating mga doctors at nurses. Meron din tayong 31 barangay testing sites na pwede ninyong puntahan.
Maaari din kayong magpa-schedule sa pamamagitan ng trace sa ating dalawang drive-thru testing site sa BGC at Lakeshore, sa ating park and test sa Vista Mall parking building, at sa ating Hagonoy Mega Swabbing Facility. Muli, ako po si Jeliza Sadural ng SEDSU na nagpapaalala sa inyo na ang bakuna ay mabisang paraan upang di tayo magkasakit ng COVID. Kaya magpabakuna na kayo at kumpletuhin ninyo ang takdang dose ng bakuna. Kung may bakuna na kayo at gusto pa ninyong itaas ang kakayahan ninyong makaiwas sa COVID, ang pinakamabisang paraan ay ang pagsunod sa ating minimum public health standards. Tamang pagsuot ng face mask, madalas na paghugas o pag-sanitize ng mga kamay, pag-observe ng social distancing, at pag-iwas sa matataong lugar. Maging ligtas mo tayong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Jelay. Ma'am Jelay Sadural is a nurse in the Taguig SEDSU and she's been with us from the beginning. Ang SEDSU ho ay nangunguna dito sa pag-aaral at pagbubuo ng polisiya patungkol dito sa paglaban sa pagkalat ng COVID-19 sa ating lungsod. Maraming salamat muli sa team ng SEDSU. Salamat sa inyong paggabay. Para sa mga pinakabagong mga guidelines, mga restrictions, patungkol dito sa pagbaba ng Alert Level 2 sa lungsod ng Taguig, ito si Attorney Clarence Santos ng Taguig Safe City. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ngayong linggo, talakayan natin ang datos sa pagpapatupad ng health and safety protocols ng ating Tapang Malasakit Disiplina Team at ng Taguig City PNT. Pati na rin ang bagong guidelines ngayong tayo ay nasa GCQ Alert Level 2. Sa ating pagpapatupad ng protocols mula October 29 hanggang November 4, ang mga nasaway, nahuli, natikitan ng mga violators ng ating PNP at TMD ay umabot po sa 1,014 total apprehensions, kung saan 31 po rito ay mula sa mga natanggap nating reports at complaints sa Safe City Hotline, 37 naman ang naisuwa natin ng violation ticket, at 977 ang binigyan natin ng warning. Ayon po sa ating datos, ang top 5 common violations po ngayong linggo ay ang mga sumusunod. Ito naman po ang top 5 barangay sa bawat distrito kung saan pinakamaraming nahuli ang ating mga law enforcement units. Ang lungsod ng Taguig ay patuloy na nagpapaalala sa lahat na sundin ang minimum health standards at safety protocols. Lalo na po ngayong tayo ay nag-transition na sa GCQ Alert Level 2. Ito po ang ilang naming paalala ayon sa guidelines po ng IATF on the pilot implementation of alert level systems in NCR ng Department of Trade and Industry at ng Department of Tourism. Ang sunod po sa resolution ng Metro Manila Council, ang curfew po para sa mga minor de edad sa ating lungsod ay mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Ang curfew naman po para sa iba ay tinanggal na. Ayon naman po sa pinakabagong guidelines, ipinagbabawal pa rin po sa ngayon ang mga nagpasugalan tulad ng kasino at sabungan. Ang mga group sports tulad ng basketball, volleyball, football ay limitado pa rin. Ang mga sumusunod na negosyo at aktibidades naman po ay pinapayagan na sa mga indoor areas at 50% venue capacity para lamang sa mga kompletong bakuna at mga minor de edad. At 70% capacity naman para ito sa mga outdoor areas. Mga kainan tulad ng fast food, restaurant, karinderya, kiosk at iba pa. Mga personal care establishments tulad ng mga barberya at salon, kasama na rin mga iba't ibang mga spas, derma at facial clinics at tattoo parlors. In-person religious gatherings kasama mga kasal, binyag, burol at libing para sa mga namatay ng hindi COVID ang dahilan. Mga gym, fitness studios at iba-ibang mga sports courts para sa individual non-contact sports. Mga venue para sa meetings, incentives, conferences at exhibitions or MICE events. Mga venue po para sa social events tulad ng reception ng kasal, binyag, reunion or birthday party. Mga tourist attractions tulad ng mga museo, silid-aklatan, parks, plazas at iba pa. Amusement parks at theme parks kasama rin po. Recreational venues tulad ng internet cafes, billiard halls, amusement arcades, bowling alleys, skating rinks, swimming pools at iba pa. Mga sinehan, kasama na rin po sa mga pag-aalaw magbukas sa ngayon. At mga film, music at TV productions. Mga licensure qualifying examinations ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno o pinapayagan ng IATF.
face-to-face classes sa mga mababang paaralan na pinahintulutan ng IATF at mga klase sa kolehiyo at mga technical vocational training. Ang mga gatherings po sa residences o lahat ng mga pagtitipon, mga party reunion sa isang bahay ng hindi naman magkakamag-anak o hindi nakatira sa isang household ay pinapayagan na rin. Ang mga venue na may live music tulad ng video, clubs, bars at concert halls ay pinapayagan na sa limitadong capacity. Tulad ng dati, maaari pa rin pong bumiyahe sa loob at labas ng NCR ang lahat, bakunado man o hindi. I-check na lamang po ang mga regulasyon ng LGU na iyong pupuntahan pagdating sa testing o kung required na kayo dapat ba ay fully vaccinated na. Nais lang po namin ipalalam muli sa lahat na kailangan pa rin po ang iba yung pag-iingat. Sa mga negosyante po natin at mga may-ari ng mga iba't ibang establishmento, maging stricto po sana tayo sa pagpatupad ng minimum health standards tulad ng pasusod ng mask at ng social distancing. Siguraduhin po na hindi po kayo lumalagpas sa allowed maximum capacity. Huwag po natin sana pabayaan na magkaroon po ng mga kumpulan o siksikan ng maraming tao dahil ito pa rin po ay maaaring magdulot ng pagkalat ng COVID-19 sa inyong lugar. Sa mga kapwa ko naman pong Taguigeño, magtulungan po tayo ng mapanatiling ligtas ang lahat. Magpabakuna, magsuot ng mask, maghugas lagi ng kamay, dumistansya ng ligtas at umiwas muna sa mga taong lugar at pagtitipon. Para po ito sa kaligtasan ng ating syudad, ng ating mga sarili, at higit sa lahat para sa ating mga minamahal. Mula po sa Safe City Task Force, ingat po kayo at maraming salamat po. Maraming salamat, Attorney Klang. Attorney Klang heads the Taguig Safe City, which is an inter-agency task force. Kabilang ho dyan ang iba't ibang mga opisina. Hindi lang ho ang ating health team or ang ating health cluster, but the different enforcement clusters under the City of Taguig. Ang trabaho ho ng Safe City ay ipagsama-sama ho yung mga national and local guidelines and policies. Ma-harmonize ho siya para malinaw at madaling sundan ng ating mga kababayan. Trabaho rin ho ng Safe City na siguraduhin na sumusunod ang ating mga kababayan, ang mga establishmento. We continue to engage our citizens and our establishments. Habang nagbubukas ho tayo ngayong Alert Level 2, tayo ho ay patuloy na mag-ingat. Let's be responsible. The City of Taguig supports 100% the continuing opening up of the economy, the opening up of a movement, yung paggalaw, yung pagkilos, yung pag-ikot. Kailangan ho natin yan. Mahalaga ho sa atin yan. Ngunit pinapaalala natin na patuloy tayong mag-ingat, safety protocols, pagsuot ng mask, distance, para hindi ho kumalat ang COVID-19. We can open up responsibly and safely. Napatunayan na ho natin yan sa lungsod ng Taguig. Para naman ho sa pinakabagong datos patungkol sa vaccination ng ating lungsod, ito po si Dr. J.Lo De Guzman, ang head ng National Immunization Program dito ho sa lungsod ng Taguig. Dr. J.Lo. Maraming salamat po, Mayor Lino. Magandang araw po, mga Taguigeño. Tayo po ay nakapagbigay at nakapagbakuna na ng 1,273,326 na doses ng COVID-19 vaccines at meron na po tayong naitala na 617,162 na fully vaccinated na. Salamat po sa ating mga senior citizens na nagpakita ng kumpiyansa sa pagbabakuna sapagkat tayo po ay nakapagbakuna na ng 55,768 na senior citizens na fully vaccinated na. Para naman po sa ating mga kababayan na bedridden, mangyari lamang ay makipag-ugnayan sa home vaccination hotline na may numerong 0961-704-4291 o di kaya pumunta sa pinakamalapit na health center sa inyong tahanan upang magpalista at sumangguni sa mga proseso upang ang inyong kapamilya na hindi pa nababakunahan ay aming mabakunahan na. Ang ating home vaccination team ay nakapagtala na ng 469 na bedridden na nakatanggap na ng kanilang first dose at sumatotal mula po dito, meron na po tayong 345 na fully vaccinated na kababayan nating bedridden.
Sa mga hindi pa nababakunahan, mag-register sa trace.taguig.gov.ph. At para sa inyong mga katanungan sa proseso ng pagbabakuna, maaari po magpadala ng inyong mga katanungan sa COVID vaccine at tagiginfo.com. Maaari rin pong makipag-ugnayan sa telemed hotline numbers ng ating mga health centers, sa ating vaccination hotline numbers, at maaari po kayong sumangguni sa ating mga barangay affairs office staff na nakatalaga sa mga kiosks sa bawat barangay offices at sa mga concierge staff na nakatalaga naman sa bawat vaccination hub. Sa araw ng inyong pagbabakuna, huwag kakalimutan ng inyong valid ID, proof of residency, trace QR code, medical certificate at vaccination appointment ticket na mahalaga po sa ating validation area. Bukod sa vaccination buses at mobile pop-up teams, ang pagbabakuna ng COVID-19 vaccine sa ating 31 health centers ay patuloy na umaarangkada kada linggo. Tayo nakapagtalana ng 8,655 na nabakunahan na ng COVID-19 vaccine sa ating mga health centers. Makipag-ugnayan sa health center na malapit sa inyong tahanan sapagkat tayo po ay striktong nag-schedule upang magkaroon ng wastong trapiko sa mga health center vaccination sites. Ang dami ng mababakunahan sa bawat schedule ay depende po sa dami ng darating na supply sa ating syudad at sa laki at kapasidad ng bawat health center. Gayunpaman, ang bawat brand na maitatalaga sa bawat health center ay depende pa rin sa ibababang lohistika ng national government sa ating syudad. Naninindigan po ang pamunong lunsod na anumang brand ng bakuna ang maibigay sa atin, ang mga bakunang ito ay ligtas at dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto. Ang ating vaccination teams ay may malalim na pagsasanay sa cold chain management, kaya huwag po kayong mangamba sapagkat tayo ay striktong susunod sa mataas na standard ng wastong pag-iimbak ng ating mga bakuna. Samantala, patuloy pa rin ang ating pagbibigay ng second dose kung kaya't napakahalaga na ingatan ang inyong vaccination card. Maging mapagmatsyag sa mga anunsyo sa ating I Love Taguig page at mga notifikasyon na ipadadala sa inyong mga numero sa telepono. Para naman po sa mga magulang na may mga anak na may edad na 12 hanggang 17 taong gulang, patuloy po namin kayong inaanyayahan na sila irehistro na sa Trace app. Ang ating pamunong lungsod ay lubos na kumikilala sa mga alituntunin ng mga eksperto kung kaya't binibigyan diin natin ng ating mga kabataan na may edad na ito at may mga kondisyong medikal o comorbidities ay nangangailangan ng medical certificate na nagpapatunay ng kanilang clearance upang makatanggap ng COVID-19 vaccine. Bukod sa online appointment, maaari rin po kayo magpalista sa ating mga health centers, lalong-lalo na kung ang inyong mga anak ay nabibilang sa ROPP or rest of the pediatric population na walang anumang significant or pertinent past medical history. Maging masuri at tapat sa anumang kondisyon ng inyong mga anak sapagkat mahalaga po ito para sa kanilang kaligtasan. Ang pediatric COVID-19 vaccination rollout ng ating lungsod ay isinasagawa natin sa ating Taguig Vaccination Information and Training Center sa Lakeshore Complex, sa B7 Building sa East High Street, Lane P sa Barangay Fort Bonifacio, at sa pakikipagtulungan ng mga pribadong ospital gaya ng Medical Center Taguig at St. Luke's Hospital and Medical Center Global City. Tayo po ay may malalim na ugnayang pangkomunidad sa pribadong sektor ng kalusugan kung kaya't sa hamon ng pagbabakuna sa mga mas nakababatang edad, nakabantay po ang ating mga pediatricians, lalo na sa post-vaccination and surveillance units ng ating vaccination hubs. Bagamat tayo ay nakatungtong na sa sapat na porsyento ng ating ninais para sa pagbabakuna sa mas nakakatandang edad, tayo pa rin ay bukas para sa pagbabakuna ng adults sa mga malls gaya ng sa Samsung Hall 6th floor sa SM Aura at sa 3rd floor ng Venice Grand Canal Mall. Kung kayo po ay may mga agam-agam, mga alinlangan, hamon sa pagpaparehistro o mga katanungan na nangangailangan ng klarifikasyon, huwag mag-atubiling ipagbigay alam sa amin upang aming agarang matugunan at siguraduhin kayo ay mabibigyan namin ng proteksyon ng bakuna.
Ang proteksyon ng bakuna ay isa lamang sa sandata natin laban sa pandemyang ito. Numero uno pa rin ang wastong pagsusuot ng face mask at face shield, paghuhugas ng kamay, wastong social distancing at pag-iwas sa mga pagtitipon at matataong lugar. Muli, ako po si Dr. J. Lodi Guzman from Taguig's National Immunization Program na nagsasabing sa ating pagbabayanihan at pamamahala na may pag-ibig, we can heal as one. Lahat po kakayanin natin because we do everything together. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. J. Lo. Gusto ko rin pasalamatan yung mga vaccine champions po natin, ang mga barangay sa pangunang ating mga kapitan, ang ating mga community leaders, mga designated safety officers who've helped vaccinate. Marami sa mga nagtatrabaho naman sa lungsod ng Taguig, yung ating mga homeowners presidents, GPTA presidents, even our principals, mga department heads, mga konsehal ng bayan, all of our community leaders, the churches, our imams sa ating mga mosque. Marami ho dito ay tumulong para ipaliwanag sa ating mga kababayan yung kahalagahan ng pagbabakuna. Together with a very aggressive city health office, we've come together and we're one of the most vaccinated cities in the country. Isa sa mga malaking rason kung bakit mababa ang ating mga kaso. Ngayon, we have a strong appeal as we enter Children's Month. November is Children's Month, that we continue to roll out aggressively vaccination para naman ho sa mga bata. 12 to 17 years old, pwede na ho bakunahan. Sa ibang bansa ho, matagal na hong binabakunahan yung 12 to 17. Dito ho sa atin, 2 weeks ago, pinayagan ho ng FDA dito sa Pilipinas na yung Pfizer pwede gamitin sa pagbabakuna ng 12 to 17 years old. Huwag na ho tayong mag-antay, bakunahan na ho natin yung ating mga anak within 12 to 17 years old para ho ligtas ang ating buong household. Again, pwede ho kayo pumunta sa Taguig Trace Online or pumunta sa kahit anong trace kiosk sa ating mga barangay. Meron ho bawat barangay ng trace kiosk, pwede ho kayo mag-schedule doon. Mga kababayang Taguigeño, again, gusto ko magpasalamat sa inyong patuloy na kooperasyon at patuloy na pakikipagtulungan. Together, we will heal as one. Maraming salamat po.